Okay, isang magandang araw ang bati ko sa inyo. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor, nag-submit din naman. At kung saan man panig ng mundo kayo, mga FW, umaga man dyan, gabi, tanghali, hapon, ay ang dalangin ko nasa mabuti tayong kalagayan, malakas ang pangatawan at nagtatrabaho ng maayos para sa ating mga pamilya. So, bigla ko nalaala na may nag-request sa akin na ituro ko yung paano ang quick draw o paano mabilis ang pagputok ng naka-concealed yung iyong baril sa bag. Nakalimutan ko na yung pangalan niya, hindi ko na hinanap doon sa mga ano, doon sa mga message sa akin dahil medyo matagal na rin, ilang buwan na. So, ito na yung request mo. Alam mo naman kung sino ka. At sa mga follower ko na gustong i-adapt yung aking counting kalaman. Actually, hindi naman pare-pareho ang pagtuturo. Ito yung style ko. Iba yung style nila. Disclaimer sa kanila. Hindi ko sinasaklaw. Hindi ko sinasabing mali yung turo nila. Hindi ko rin sinasabing tama yung akin. Kung ano yung mas komportable sa inyo, yun ang gagawin ninyo. So, ang style ko ay ang baril nasa bag, condition 2, no insert magazine, no chamber load. So, bakit kamo? Mas safe yun. Mahirap yung naka-chamber load tayo tapos biglang na-unsafe yung baril dahil sa kagagalaw natin, biglang pumutok. So, condition 2 ang baril natin. Insert magazine, no chamber load. Okay? So, pupunta tayo ng firing range para natin na gawin yung ating ituturo. So, sana magustuhan ninyo. Okay, bago ninyo panoorin yung aking videos, meron lang akong konting correction dahil dun sa condition ng baril, medyo nalito ako dahil sa tagal na hindi ako nag-aaro. So, ang sinasabi ko, condition 1. But actually, naka-condition 3 yung turo ko. So, hindi yung naka-condition 1, kundi naka-condition 2. Kasi ang condition 1, insert magazine, chamber load, safety on. Yun ang condition 1. At ang condition 3 ay no insert magazine. So ayun, condition 3 no insert magazine, ang condition 2 insert magazine without chamber load. At ang condition 1 ay insert magazine, chamber load, may chamber at naka-safety on. So ayun lang ang correction kasi baka tayo mabas. medyo matagal tayo hindi nag-aaro kaya medyo nalito tayo. So, nireview ko yung video. May mali ako doon sinabi ko. So, ayan. Sana magustuhan ninyo at ang panonood sa aking videos. At pakishare na rin lang at pakisubscribe. Salamat po. Okay mga ka-trigger. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Ngayon tayo ay nasa shooting range. At gusto kong pagbigyan yung isang nag-request sa atin ng quick draw kung paano ang pumutok o quick draw ng nasa bag ang baril na naka-conceal. So ito yung napaka-importante. Actually ito yung request lang sa akin. Matagal na itong request, ngayon ko lang naalala bigla dahil ako yung nagkameron ngayon ng magandang baril, may nagpagawa sa akin at titestingin natin din. So pag ang baril ninyo ay naka-conceal sa bag, huwag ninyong isasabit ng isang ano lang, isang andito lang sa isang shoulder. Kailangan naka-cross. Para kung agawin man yan, hindi maagaw. Okay. Ang isa pa, kinakailangan kabisado ninyo yung inyong lagayan ng baril. Yung bag, kailangan pag-aralan ninyo na kung magkakameron man ng biglaan o emergency na kinakailangan ninyong gamitin, ay ma-access ka kaagad ninyo. So, kamukha nito. Ito yung napili kong bag. Meron siyang isa, dalawa, tatlo, apat na zipper. Apat na zipper siya. So, hindi ko siya inilagay dito.
sa malaking mas malaki ito. Hindi ko nilagay dito kasi masyadong halata siya. Pagka nandiyan siya, babakat agad siya. Baka bumakat na magkukorting firearms. So inilagay ko dito siya dito sa bandang gitna. Ayan. Dito ko inilagay yung firearms yan. Dito nakalagay. So, kinakailangan alam natin ang posisyon ng firearms. Kung paano. So, para sa akin, disclaimer lang dun sa mga marunong at sa magagaling. Hindi naman ako sinasabi ko na ako na yung pinakamagaling, kundi marunong lang. So, kanya-kanya ng estilo yan. Ang estilo ko kasi ganito, ay bahala na kayo kung gagayahin ninyo, practicein ninyo, nasa sa inyo na yon. Ang estilo ko ganito, kinakailangan kabisado ninyo ang zipper. Kabisado ninyo ang zipper. At kinakailangan pagbukas ng zipper, hawak na kakakagad ninyo yung baril, hindi yung bubuksan, kasi bubuksan ninyo, pagbukas ninyo, kukunin ninyo yung baril, ikakasan ninyo. At saka, wag kung kayo'y magkukonsealed ng baril, huwag kayong maglalagay ng chamber load tapos nakasave. Bakit kanyo? Itong shape ng baril, sa kagagalaw ninyo na ang shape ito. Ayan walang baril yan. Clear natin. Halimbawa ganyan, madaling maano yan, pag yan ay sumabit, pag sumabit ito, lalo sa mga 1911, ambidextrous pa, pag sumabit yan, na-unsafe yan. Pagkatapos ay masyadong sensitibo pa ang ating trigger. So minsan, pagdukot pa lang natin ng baril, akala natin nakasip, pumutok na kagad, nagsarili tayo, tayo panti naman. So, ang payo ko, kung kayo magbabag ng baril, condition 1, insert magazine, no chamber load. Yun ang para sa akin, for more safety, ewan ko sa inyo. Kung susundin ninyo ako kasi mas safe yun. So kinakailangan wala pa to, magde-demo muna tayo. Kinakailangan kung ang baril ninyo ay nakaganyan, alam ninyo ang posisyon ng baril ninyo kung paano, at alam ninyo ang galaw ninyo kamukha nito. Ang style ko ganito, ang pambukas ko ng zipper kanan, dahil kanan din ako. At ang pangkuha ko ng baril ay kaliwa. Parang kung isipin ninyo ay baliktad. Pero yun ang mabilis sa akin. Kasi ganito ang style ko. Pagbukas ko ng zipper, ito. Pagbukas ko ng zipper, sabay na ang kuha ko ng baril. Ang hawak ko nandito na sa slide. Paganyan na. Pagkatapos ay itutulak ko na lang na ganun. Boom. Ayun na. Pwede nang iputok yan. Ulitin ko. Slow mo natin. Condition 1, walang chamber load. Ito ang ganito ang ano ko, style ko, para kung mabilisan. Pagbukas ko ng zipper, dukot ang baril. Paglabas ng baril, nakatutok na sa kalaban. Pagtulak ng baril, sabay putok. Sabay load. Okay, subukan naman natin yung magbubukas tayo ng zipper. Okay, magbubukas tayo ng zipper. Halimbawa, zipper ay ganito. Magbubukas tayo ng zipper, kukunin natin yung baril, tapos ay ikakasapan natin. Kung mabilis yung kalaban, nagkakasapan lang tayo, naunahan na tayo. So, subukan natin ng actual na puputok tayo ng dalawang bala. Kung ano ang ano. Ito. So, ayan. Okay. Okay. Walang chamber load. Condition 1. Ayan. Nasa bag ang bala. Nakababa ang hammer. Okay. Ganyan. Subukan natin. Slow mo natin. Okay, firing. Ganto. Wag natin bibilisan, baka tayo magkamali. Mas maganda na yung mabagal, pero sure. Ganito, ang posisyon ng kamay ko, kung ako ay maglalakad, ang kamay ko laging nandito.
Lagi na nandito ang kamay ko kung ako yung maglalakad. Bakit? Eh baka maagaw yung bar, eh baka maagaw yung bag. At saka laging naka-ready tayo. So pagka ganyan, eh kung maaari, hawak ko na yung zipper kung ako yung maglalakad. At lalo na kung parang may threat na pakiramdam kayo na hindi kayo komportable sa isang lugar, nakaganyan na. So pagbilang ko ng 1, hawak ang baril. Ganong kabilis ang putok niyan. Okay, unload natin. Ulitin ko. Subukan natin ang double tap. Okay, clear. Okay, hammer down. Bag your weapon. Subukan natin ang double tap. Yan. So, magsasaksak ako ng bala. No chamber load. Condition 1. Okay. Nakababa ang hammer. Nakabag ang barrel. So, inulit ko. Pag ikaw ay parang hindi komportable sa isang lugar, dapat ang kamay mo nakahawak na sa zipper at yung isang kamay mo nakaready ng dudukot sa baril. Okay, ready. At the count of 1. Okay. Stand by. Ready. 1. Ganong kabilis ang pagkuha. Kasi kung may armas din siya, halimbawa, eh kung sinusugod ka na niya, kung so clear? Hammer down. Okay. Sa mga may mga pagkakataon na ang isang segundo ay napaka-importante. So kaya kung mas mabilis kayo ng isang segundo sa kanya, naputukan muna ninyo siya. So 'yun ang aking turo. Pero may marami pa ring mga ibang turo diyan sa mga disclaimer, hindi ko sinasaklaw, hindi ko sinasabing mali yung kanilang turo, hindi ko sinasabing tama yung aking turo. Kung ma-practice ninyo at maging komportable kayo dito sa ganitong turo ko, edi why not? So ibinabahagi ko lamang sa inyo yung aking kaalaman at aking natutunan bilang isang firearms instructor. Actually 20 years na akong firearms instructor dito. At bihira na lang akong pumutok, may kabagalan na rin. At tingnan natin kung tumama yung ating bala. Okay. Actually maganda naman yung isa natin na dito. At saka dito yung double tap. Ay, hindi pala kita. Ito. Ayan o. Ito yung double tap natin. Ito yung putok natin kanina. Okay? At, so para maganda naman yung ano. So, ganun lang. Kung nasa mga 5 meters, mas maganda yun kung nasa mga 5 meters lang. Kasi gagawin lang naman natin yun kung close encounter, kung malapitan. Kung malayo naman, talagang kailangan nating sipatin. So, papraktisin natin yung point shooting. Yung tinuro ko na sa inyo yung point shooting. May videos ako niyan. So, yun ang i-apply natin. So, ayan ang maiksi kong pagtuturo sa inyo. Shout out muna pala doon sa aking mga firearms instructor. Si Marwin. Si Marwin ng Batangas. Alika dito. June sa Hybert po. Mag-like na kayo. Huwag niyo kakalimutan. Ito. June sa Hybert. Ito ang pinakang gwapo namin firearms instructor dito. Man, ito yung sumusunod na sa akin. si June sa Hybert. Yung kanyang please subscribe and share yung kanyang YouTube channel. Actually, pumuputol ito ng mga target dito. Ito yung isa namin magaling sa precision shooting. Marwin, pumuputol din. At saka si Melvin. Shoutout sa mga subscribers.
Oh, shout out na. Shout out sa inyong lahat diyan. Paki-like and subscribe na lang po kay Pinoy Gunsmith. Nag-iisang gunsmith ng Kuwait. Ayan. O, tinan mo. Kakampi ko yan eh. O, kaya, sa mga susunod pang pagkakataon, mag-request lang kayo kung anong gusto ninyong ituro ko. At gagawin natin yan sa abot ng ating makakaya. Hindi ko naman sinasabi na pinakandabis na yung turo ko, pero pwede ninyong pakinabangan at pwede ninyong i-apply sa totoong buhay. Okay? Hindi man tayo magaling, marunong man, marunong lang. Kaya, i-share natin yung kaunti nating kalaman para marami rin matunan. At magpapalam tayo ngayon sa mga susunod nating videos, yung mga bago sa aking videos. Please, subscribe and share. Thank you very much.